Alam ko na tinuro sa atin ang ating pambansang bayani sa mahabang panahon nung sinulat niya ang tulang A la Juventud Filipina o To the Filipino Youth. Tinuro sa atin ang ating mga guro ang katagan, ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. At sino mang magsasabi sa akin na ako ay pag-asa lamang ng bayan, ang tatanungin ko agad sa kanya, purkit ba ako ay bata, tigapanood, tigapakinig, tigapalakpak at tigakaway na lamang ako? Purkit ba ako ay bata? Lahat na lamang nang sasabihin sa akin ang nakatatanda ay palagi kong susundin at wala akong karapatang mag-isip para sa aking sarili. Di ko nilalapastangan ang salita ni Rizal. Di lang talaga ako sang-ayon sa kanyang sinabi. Dahil ang salitang pag-asa ay tumutukoy sa panahon na darating pa lamang. Ang salitang pag-asa tumutukoy sa lugar na mararating pa lamang natin, sa isang individual na huhubugin pa lamang. The word hope pertains to a time that is yet to come. The word hope pertains to a place that we are yet to reach. The word hope pertains to an individual that is yet to be molded. Is being young a handicap and is being young a shortcoming? Para sa akin, hindi. Bawat Pilipino, bawat nilalang, may kakayanan na magtrabaho para sa ating inang bayan, bata man o matanda, babae man o lalaki, nakapag-aral o hindi, may itsura o wala, mayaman o mahirap. At ang pagiging bata, ang isa sa mga bagay na wala naman tayong kinalaman. Wala tayong kinalamang pinanganak tayo ng huli. At ang mas nakatatanda sa atin, walang kinalaman din na nauna silang pinanganak. Para sa akin, ang dapat na maging bagong sigaw, paninindigan, paniniwala at layunin ng kabataang Pilipino ay ito. Ang kabataan hindi lamang pag-asa ng bayan. Ang kabataan dapat maasahan na ng bayan. Hindi pagtanda natin, hindi pag tayo nag-graduate, matagumpay, may pamilya o mayaman na, kung hindi ngayon, dito, at tayo mismo, dapat gumalaw na para sa ating inang bayan.